Isang historia ang nagsabi na isang puwersang kultural at mabuting ehemplo ang Iglesia ni Cristo sa sambayan ng Pilipino sa paggamit ng kultura para magkaisa anuman ang ano nga ba ang historical relevance ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang ihatid naman ni Moira Encina. Special working holiday sa Pilipinas ang Hulyo 27. Ito'y bilang pag-alaala sa anibersaryo ng pagkatatag sa Pilipinas ng Iglesia ni Cristo at pagkilala sa huwarang gawa ng INC na pangunahan ang mga miyembro nito tungo sa espiritual ng pamumuhay at pagiging mabuting mamamayan. Ngayong 2021, 107 taon na ang nakalilipas nang mairehistro sa gobyerno ng Pilipinas noong July 27, 1914 ang Iglesia ni Cristo. Kasabay ng pagkakarehistro ng INC sa Pilipinas ni kapatid na Felix Manalo, ang unang tagapamahalang pangkalahata nito ay ang unang digmaang pandaigdig na tinatawag din na Great War sa Europa. Para sa historiador na si Professor Chua, produkto ng kasaysayan ang paglitaw ng INC sa Pilipinas. Tandaan natin na sa matagal na panahon, for 300 years, ay nasa ilalim tayo ng kolonyalismong Espanyol na hindi pinayagan ang pagkakaroon ng kalayaan sa pananampalataya. Kung iisipin mo, kung lumitaw ang Ka-Felix Manalo noong 1800s, nabitay siya tulad ng nangyari kay Hermano Pulit, diba, noong 1840s. Na nagsimula lang ng isang movement na pangreliyon na katoliko pa rin naman, pero dahil mga Pilipino ang kasama, pinaghinalaan at sila ay nilusog. Nag-udok din anya kay Ka-Felix Manalo para magsaliksik pa upo sa relihiyon nang siya ay nakapagbasa ng Biblia na hindi pang karaniwan sa panahong iyon dahil sa kanyang truhi na paring katoliko. Paliwanag pa ni Chua, nagbigay daan para maipalaganap din ni kapatid na Felix Manalo ang aral ng INC dahil sa kalayaan sa pagreligyon noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. So, produkto ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo noong pagdating ng mga Amerikano at yung pagkakaroon ng pagpayag sa ibang reliyon, sa ibang mga pananampalataya. Kaya dito noon, mayroong kamag-anak na praile, si Ka-Felix, at dahil doon nakapagbasa siya ng Biblia. Sa panahon na iilan lang ang nakakapagbasa ng Biblia. At dahil dito ay nagkaroon siya ng pagbasa sa Biblia na kaiba doon sa kinagisnang pananampalataya niya, which is the Catholic Church. Batay sa paglarawan ng history researcher na si Queenie Ann Palafox, nagsimula ang INC noong 1914 bilang isang maliit na relihiyon na may ilang miyembro sa Pilipinas. Pero sa paglipas ng panahon, ang INC na isaanyang indigenous Christian religion ay isa ng dominant church na umanong respeto ng mga Pilipino dahil sa papel nito sa nation building. Sa isinulat naman ng dating religious editor ng Encyclopedia Britannica na si Matt Stephon, bagamat ang simulain ng INC ay maliit, ay lumaka ito na mabilis pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at sa pananakop ng mga Hapon. Mula sa unang lokal na kongresyon nito sa Punta Santa Ana sa Maynila, ay lumaganap ang INC sa 158 teritoryo at bansa sa buong mundo. Bukod sa ambag ng INC sa nation building at paghubog sa mga kaalim nito para maging mabuting mamamayan, sinabi ni Professor Chua na naging tagapagtaguyod din ng kulturang Pilipino ang Iglesia. Inihalimbawa ni Chua ang pagkilala ni Ka-Felix Manalo sa mga bayani at dakilang Pilipino sa kasaysayan. Sapagkat si Ka-Felix ay nakaupo sa kanyang opisina, sa kanyang tanggapan. Si Ka-Felix na nakaupo sa kanyang tanggapan, makikita nyo, siya ay meron siyang kampilan. 'Di ba? Ito yung ginagamit ng mga bagani nung unang panahon bilang sandata. So may ganun kamalayan siya na gusto niya magbalik sa sinaunang kamalayan. Tapos may makikita ka dito na larawan o busto ni Dr. Jose Rizal.
No? Na hindi niya ito sinasamba, no? So, ano to? Ito'y pagdakila kay Jose Rizal, merong Andres Bonifacio, at Maria Clara. Imagine mo yon, no? Si yung Maria Clara, yung fictional character sa Loli Metandre. Diba? So, liban sa Biblia, may larawan siya ni Pangulong Manuel Quezon. Lumang larawan ni Manuel Quezon. Ah, so, yung tinatawag natin na ano, no? Pagdakila sa mga dakilang tao ng Pilipinas. Binigyang pansin din ng historiador ang paggamit ni Ka-Felix Manalo ng wikang Tagalog o Filipino sa kanyang paghahayag ng mga paniniwala at aral sa INC para ang pagkaisa at magkaroon ng pagkakilanlan ng Iglesia. Tinukoy ni Chua ang mga termino na eksklusibo lamang sa loob ng INC, gaya ng ministro, diakono at bautismo. Dahil ang Ka-Felix ay nais na mag-communicate ng pananampalataya sa mga ordinaryong Pilipino, naging epektibo yung paggamit niya ng wika. No? Ginamit niya yung wikang Tagalog sa Luzon, at of course, itong Iglesia ay lalaganap sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, at daladala yung wika na eventually yun ay magiging wikang pambansa. At dahil anya sa paggamit ng Filipino ng INC mula kay Ka-Felix Manalo, Ka-Iranyo Manalo, at hanggang ngayon, sa pamahala ni kapatid na Eduardo Manalo sa mga pagsamba ng Iglesia, ay naging daan ito para maikalat din sa buong daigdig ang kultura at wikang Pinoy. Kasabay rin kasi anya na pagkalat ng INC at mga Pilipino na miyembro nito sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nadala rin naman ito ang wika at kulturang Pilipino. Dahil dito ay nagnitsuwa na maituturing na cultural force ang Pilipinas dahil sa Iglesia ni Cristo. At napakahalaga ng wikang Tagalog o wikang Pilipino na siyang wika ng itinuturing na huling sugo ng Iglesia ni Cristo, dahil yung mga eventually nung kumalat ang pananampalataya sa iba't ibang lugar sa mundo, pati ang mga pastor ng mga dako na iyon, na bagamat sila rin ay nagtuturo sa kanilang sariling wika, ay nag-aaral ng wika ng Ka-Felix. Kumbaga, nagiging ang Iglesia ni Cristo, dahil ito'y kumakalat sa pamamagitan ng ating mga migranteng manggagawa at mga Pilipino sa ibang bansa. At dahil tayo ay, kumbaga, diaspora tayo eh. Tayo ay migrant people na kumakalat sa buong daigdig. Ay pati yung kulturang Pilipino ay naikakalat. Kumbaga, sa iba't ibang dako ng daigdig na maaaring hindi naman natin naaabot talaga. Diba? Pero dahil may mga Iglesia ni Cristo sa napakarami ng dako, no? I think around 150 countries and territories, nagiging pandaigdigang kultura ang Pilipino. Hindi lang ang Iglesia ni Cristo ang kanilang daladala, pati ang ating wika, pati ang ating kultura na napakahalaga, no, na tayo ay kilalanin din bilang isa sa mga puwersang kultural sa mundo dahil sa Iglesia ni Cristo. Bukod sa pagtaguyod ng wika at kulturang Pinoy, hinahangaan din ng mga parehong Pilipino at dayuhan ay Iglesia ni Cristo dahil sa natatang arkitektura at disenyo na magusaling sambahan nito. Ayon sa akda, Associate Professor Robert Reed ng University of Berkeley, California, ginagastos ng INC ang konstruksyon ng kamangha-mangha at architectural unique ng mga sambahan nito para sa lumalaking bilang ng mga miyembro sa mga lokal. Ang mga gusaling sambahan naman anya na ito ng Iglesia ay nagpapabago sa cultural landscape ng Pilipinas at ibang bansa na mayroon itong gusaling sambahan. Sinabi naman ni Professor Chua na nabigyan ng iba yung pagkilala at buhay ang arkitekturang Filipino at mga Pinoy na arkitekto dahil sa mga sambahan ng INC. Yung kinuha nilang mga arkitekto, halimbawa si arkitekto Juan Nakpil, no, na nagdisenyo ng ilan sa mga bahay sa bayan, magiging national artist itong mga ito. Ano, kikilalanin yung mga disenyo ng Iglesia ni Cristo na nagbabalik? May mga bagamat ito ay modernong mga sambahan, bahay-sambahan, ay may mga elemento na kinuha mula sa ating sinaunang kultura. At kung titignan natin yung templo na dinisenyo ni Carlos Santos Viola,
Ito ay may mga disenyo ng ukir. Ukir. Pag nakita mo yung templo, may disenyo ng ukir mula sa mga mananaw. No? Na nakalagay sa iba't ibang bahagi. No? So, at tinawag na nga itong Filipino Gothic. No? Napaka, ano, kumbaga, nagkaroon ng iba yung uri ng Pilipinong arkitektura. Yung mga bahay sambahan ng Iglesia ni Cristo. Umaasa naman si Chua na gawing ehemplo ng sambayan ng Pilipinong INC sa paggamit nito ng kultura para magkaisa. Kailangan bilang mga Pilipino, tingnan natin yung halimbawa ng Iglesia ni Cristo. Kasi yung diwa niyan, hindi ko kopyahin ng eksakto. Pero yung paggamit ng kultura upang pagkaisahin ang mga kapatid, ito dapat ang ginagawa ng mga Pilipino sa kanilang sarili. Na magkakaroon tayo ng pag-intindi sa ating sariling pananaw, sa ating sariling wika, ng mga bagay-bagay sa mundo. Upang nag-usap-usap tayo bilang mga Pilipino, ikaw man ay Tagaluson, Visayas, Mindanao, ay nagkakaintindihan tayo. Anya bunso ng pagkakahati sa kalinangan ay maraming Pilipino ang di nagkakaisa. Niniwala si Chua na magandang sundan ng sambayan ng Pilipino ang ginawa ng INC at hangarin ang pagkakaisa ng diwa kahit maraming pagkakaiba para sa ikabubuti ng buong bansa. May diwa doon na nakikita ko na magandang halimbawa ng paggamit ng kultura ng Pilipino upang ipagkaisa ang diwa ng mga mamamayang Pilipino. Diba? At syempre, yan yung tunguhin natin, diba? Bilang isang bansa ay magkaisa tayo sa kabila ng ating pagkakaiba sa uri, sa relihiyon, sa wika. Dahil maraming wika sa Pilipinas na hindi Tagalog. Diba? Pero hindi natin sinasabi patayin yung mga wika na yun. Ang sinasabi lang natin, magkaroon tayo ng pag-aaral ng kultura kung saan pwede mag-usap ang bawat isa sa atin sa buong Pilipinas. At ito ay epektibo na ipatupad ng Iglesia ni Cristo sa kanilang kapatid. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times.